guys, for today magluto tayo ng meatballs. Ayan, piniprito ko muna para hindi sila magkahiwalay-hiwalay. Ayan, kasi pag niluto mo siya ng straight, baka hindi na siya bilog. Ayan, so iprito muna. Pag nag-golden brown, pwede na siyang hanguin. Tapos, maglalagay tayo ng tomato or chopped na siya, na-chop na. Tapos, lagyan na ng asin, paminta, pampalasa, tapos yung grated cheese, ito siya. Yung ilalagay natin mamaya sa toppings. So, napakasimple lang. Madali lang magluto ng meatballs, guys. Ayan, guys. Habang nagpiprito ako ng meatballs, kailangan ko munang i-chop tong onions. Ayan, para ready to gisa-gisa na. Ayan. Tsaka magsasaing tayo mamaya ng jasmine rice. Ayan. Masarap yan, guys. Thai. Ayan. Parang ano lang. 1/4 na asukal yung bigas dito. Ganyan lang karami, guys, yung ating bigas. So, i-chop ko muna to. So, ayan na guys, yung onions na na-chop ko. Ayan. Depende sa inyo kung paano nyo siya i-chop. Ayan. So, ganyan yung pinang-chop ko, guys. So, ayan. Medyo golden brown na siya. So, siguro mga 1 minute pwede na siya hanguin. Tsaka pwede na natin siyang igisa. At ito yung kailangan ko, guys. Yung tomato. Ayan. Na-chop na yan. Chopped tomatoes or tomatoes. So, dalawang tin or dalawang inikan na ganyan ang kakailanganin. Ayan, I think ready na siyang ano, hanguin. So, hahanguin ko muna sila bago ko iisa yung sibuyas. Ayan, guys. Ito na yung meatballs na naprito ko. Ayan, na-golden brown na. So, hinango ko na. So, ngayon nagigisa na ako ng sibuyas. Yung pinagprituan kanina, yun na rin yung ginamit ko. Ayan. Binawasan ko lang ng oil. Nagigisa muna natin, tapos lagyan natin yung tomato. Ayan guys, ready na yung sibuya. So, pwede na natin ilagay yung chopped na tomato. Ayan. Dalawang can. So, habang ginagawa ko to guys, yung oven is naka-ready kasi i-bake natin yan. I-bake muna na. Ilalagay natin yan sa oven. Tapos lalagyan natin yan ng grated cheese. So, ayan yung oven, guys. Naka-ready na. So, ayan, guys. So, habang inaantay natin siyang kumulo or maluto, pwede natin siyang lagyan ng black pepper. Ayan. Depende sa inyo kung gaano nyo gusto magkapungan ng black pepper yan. Tapos, lagyan ng salt. Depende rin kaano nyo gustong kaalat or katabang. At lagyan natin ng magic syrup, pampalasa. Ayan. Parang naparami. So, okay na yan. Ayan guys, lalagyan ko din siya ng asukal, brown sugar. Ayan, para medyo manamis-namis at hindi maasim masyado. So, ayan na guys, yung ating meatballs na isalin ko na siya sa dish, ayan, sa glass dish. So, pwede natin siyang guturan ng grated cheese. Ito siya guys, ito yung grated cheese. At saka natin siya i-bake sa oven for probably mga 5 minutes to 10 minutes lang. Ready na. So, lagyan lang natin ng ganyan. Ikakalat natin yan para pantay sila. Yan, magugustuhan ito ng mga bata kasi alam nyo na pag meatballs. Like yan ng mga kids. So, yun, napakasimple lang. Simple lang siya gawin. Ilalagay ko lang ito siya sa oven para ma-bake yung ating meatballs tsaka ma-melt yung cheese. So, yan. So, lagyan natin lahat yung cheese para mas malasa. So, 5 to 10 minutes, okay na. Hinaanang natin yung oven, guys, para hindi siya masunog. So, ayan, ready na yan, guys. Ilalagay na natin siya sa oven. Ayan, ready na yung oven, guys. So, ready to go na.
Ayan, nandiyan na siya sa oven, guys. Ayan. Antayin na lang natin ng mga 5 or 10 minutes. Tsaka na siya ready to serve. So, 150 lang, guys, dapat yung ating yung heat, yung ano, init niya, para hindi masunog. So, ayan, guys. Antayin natin magluto. Ayan na, guys. Luto ng ating meatballs with cheese. Grated cheese. Ayan. Na-bake na siya, guys. So, pwede na siyang iserve. So, ganyan lang kadali ang magluto ng meatballs. Ayan. Sana nagustuhan nyo. At kung pwede, pa-like and share na lang kung gusto nyo, guys. Ayan. Thank you very much.